close till I get up. Hi guys, it's Jenny and welcome back. So if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. Tsaka click mo na din yung bell button. Bell button? Bell. Basta yung bell dyan. And para updated ka sa mga upcoming videos ko. Gusto mo lang naman, di ba? So yun. Anyway, siguro sa title, alam niyo na. We're going to have question and answer. And I want to apologize nga pala. Kasi nga, I've been receiving a lot of comments lately and hindi ko sila nasagot. Yun nga, kasi nga, I've been so busy. Tapos, marami nangyari sa buhay ko. And then, umuwi ako ng Pilipinas. My father passed away. So, medyo tragic talaga yung nangyari. But we're all moving on. We're all okay naman as of now. But we're still grieving. Alam mo yun, nagluluksa pa rin. Although, hindi ako nagluluksa. Diba sa Pilipinas, kailangan naka-block ka. So, sabi ni inay, huwag na daw ako mag-luksa kasi nga hindi naman din ako makaka-uwi ng babang luksa. So, yun. What else? And then, yun nga. Sobra, and I'm so depressed din kasi nga, so stressed ko ng pimples ko, as in, ewan ko, hindi ko na alam kung anong gagawin. But anyway, hindi naman excuse yun, diba, para hindi mag-video. But, yun nga. So, yun lang yung mga life updates ko. I've been so busy. Sobra. Simulan natin. I have some notes here kasi nga, nalista ko na para hindi na ako para alam ko sasabihin ko kasi ang dami kong iniisip. Isa pa, kasi yung kapitbahay na may nagpapagawa ng bahay, as in sobrang ingay. Kung may narinig kayo na lumakupukpok or nagdi-drill, pasensya na kayo, wala na akong talagang magagawa doon. Kahit linggo ngayon, may trabaho sila. So, ito muna, ito yung last na nag-comment. Asan yun? Kay Misteryosong Henyo, good explanation, bagong kaibigan. So, thank you po sa comment. I really appreciate it. Galing kay Monette de Belen, hello ganda, salamat sa explanation mo po. And then, hello po, salamat. Nakakatawa po ng puso, mga ganong comment. Kay BJ Concepcion, hi Jen Rose, new fan here in Riyadh. May sister ako dyan. Oh, so, hi, Kuya Sir BJ. Salamat po. Sana ma-meet ko po yung sister nyo. Sabihin nyo po, message na lang ako sa Instagram or sa Facebook and social media. We can meet. Sana. I hope to meet her soon. So, the clock strikes 8 again. Filipinos are welcome in Malta. I hope you do well. Probably, she's a Maltese. And, yeah. Hi, what is this? The clock strike 8 again. So, thank you for watching. We really appreciate your comment. Thank you for welcoming us here in Malta. And yeah, kay Rebex QB, hindi ko mabilang ang siyempre na nasabi mo. Grabe naman siya, oh. Oo nga, no. May point ka dun. Pero kahit in person, talagang masyempre ako, ewan kung bakit. Siguro, expression ko na yun. Pero sorry naman. So, yeah. So, we go to Andrew Premacio. Hello, kabayan. May technical jobs ba dyan? Thanks. So, parang naano ko na yata to. Nasagot ko na to sa kanya. Pero I will answer again. Yes po, maraming electronics factory dito sa Malta. If you're engineer, then IT, and ano ba? Sasakyan, nagagawa ka ng sasakyan, ganun, mga technician. Like sa Toyota, yun nga, ang Toyota, marami sila, nangailangan sila ng tao minsan, yung mga pang service. Tapos, marami kasing brand ng sasakyan dito, like Mercedes, BMW, and then marami ding shops na nangailangan ng ganun. Ng mga, yung marunong gumawa ng sasakyan.
And then, lahat ng car brands. Tapos, and syempre, especially sa computer, kung IT ka, di ba? Kung programmer, kung magaling ka sa computer, kahit sa mga Excel, marami kang mahanap trabaho kasi, alam mo yun, dito, kahit naman saan, di ba? Ang technology super high na. So, computer technician, technical jobs, ay marami kang mahanap. So, yun. Andrew Premacho, thanks sa reply. Ask ko lang kung magkano dapat ang show money if meron pagpunta dyan. Ito. So, alam ko, it was 300K na last time I checked. Siguro, tumaas na sila kasi every year yata tumataas yung mga agency. Hindi ko alam kung bakit, but siguro hindi naman tataas ng 350. Siguro ha, but I'm not sure. Siguro, to 250, 300 to 350, yun. Yun yung show money sa agency. Alam ko, tumataas lagi yung placement fee nila. Tayo kay Evorian, may idea po ba kayo magkano sahod ng manufacturing industry dyan sa Malta? Thanks po. Usually po, per hour ang sweldo dito. So, 40 hours a week. Yun. Then, plus overtime na yun. So, yun nga, every company has different pasweldo. Pasweldo? Yun nga. So, merong 5 point something. And right now, yung national budget, kasama doon yung lagtag sweldo. So, siguro mas mataas pa ngayon yung per hour. And, hindi ko masabi kung magkano yung minimum wage nila. Pero, hindi yun bababa ng 900 euro. Eh, plus overtime ka pa. So, yun. Basta depende sa pinasok mo. Kay Heseru Serakak, magkano po pinakamura na bahay? Coming po ako this March. OMG! Talaga? So, yun. Depende sa lugar. Sabi ko doon sa isang video ko, depende sa lugar. Kung doon ka sa St. Julian's at saka St. Julian's sa Slima, medyo mahal doon ang bahay. Kahit luma, lumang apartment, medyo mahal. Pero kung regular place naman yung area mo, like Birker Cara, ganun. So, pumapatak lang siguro yung luma is to 600 to 800 yun. Then, pag bagong apartment naman, siguro mga 800 pataas. Don't worry kasi meron ka namang, ano ba tawag doon? Meron ka namang kasama sa bahay. So, you will share with probably 4 people or 3. Depende kung ilang kwarto yung makita nyo. I hope to see you ha. Sana i-chat mo ko sa any social media. And we gonna meet, hopefully. So, kay Pink Rose, Rose Pink. Hello, ask ko lang po, what if nag-work ako sa ng caregiver, tapos gusto ko ng break? Kasi medyo may misunderstanding cases lang. Pwede maghanap ng ibang job or same job pero ibang employer. Thank you. So, sa case po na to, I suggest na pasahin mo muna yung kontrata mo before you do things. And it get crazy. Alam mo yun? Basta, yun lang yung ipapayo ko sa'yo. Then, kung tapos na yung kontrata mo or wala kang any issues sa employer mo, then, maraming ibang job. Same, syempre, same job kung yun yung certificate mo. Pero kung may ibang certificate ka naman, then, napakaraming trabaho dito. Mamimili ka kung gusto mong pasukan. Syempre, I suggest before ka mag-resign sa trabaho mo, make sure na meron ka ng papasok ang ibang trabaho para wala kang maging problema. Okay? So, yun. Sana nasagot ko. Okay. Kay Gilda Nicomedes. Sis, pwede po mong malaman kung saang agency sa Pinas pwede mag-apply? Okay. Ito kay Mickey Reblesa, paano ba mag-apply dyan, kabayan? Kay Christian Manalo, hello dyan, Rose. May alam ka bang agency or agent na nagpaparating dyan sa Malta? Balak kong mag-apply as a caregiver. Kay Cutie Ann 15, paano ba mag-apply papuntang Malta?
Kay Garmino, Lala, hello girl. Jen Rose G, dito po ako Hong Kong. Paano ba mag-apply dyan? Kailangan ba sa Pinas mag-apply to Malta? Kay Roger Cruz, hi, hello. Pwede magtanong nandito ako sa Israel. Paano mapunta dyan sa Malta? So, itong mga question na to, pinagsama-sama ko na kasi more on apply and agency. So, hi sa inyong lahat. Thank you for your comment, and questions. Basta okay yung papel nyo. How can I say it? Basta okay yung papel nyo, may TESDA certificate ka, may any certificate, of course. Valid passport, and then work experience na nga-applyan mo kasi when you're coming here sa Malta, kailangan nila ng work experience, at least 3 years. So, kung sa agency ka mag-apply, they know how to do it, you know. Pero kung mag-direct ka, kung may kakilala ka na willing kang tulungan, direct hired, kailangan may 3 years experience ka dun sa papasukan mong trabaho. At syempre, may pera, kasi yun yung pinaka-importante, perang pang-placement fee. And also, kung direct ka naman, maraming babayaran dito bago ka makapag-apply kasi may valid ang working permit, may mga few fees na kailangan mong bayaran doon sa Evans Building. Okay. Yung sa agency, medyo hindi ko alam kung matutulungan ko kayo. Yung kasi in-applyan ng kapatid ko, nagka-problema siya yung agency na yon. Pero hindi ko alam kung nag-ooperate pa sila doon sa Pilipinas. Wala akong balita. Pero in case gusto nyo malaman yung name ng agency, email nyo ako or message nyo na lang ako sa ano, sa any social media account. Follow me na lang po and then message me direct. So, I can give you the agency na in-apply ng kapatid ko. But guys, hindi ako sure. So, nasa Pilipinas naman kayo, kayo na lang ang tawawag. Or kayo na lang yung mag pumunta kayo doon kung nag-ooperate pa sila, ha? So, yun. Any agent, wala po akong may bibigay kasi medyo mga agent dito, medyo naglalaylo-laylo na din sila kasi marami kasing mga Pilipino, sorry guys, mga kababayan natin na medyo makukulit sila, gumagawa sila ng problema. Alam niyo yun? Pero sana, kung pumunta kayo dito, please, huwag na kayo sumali doon sa mga Pilipino na nagbibigay ng problema. Dito kasi, isang pagkakamali, isang problema, lahat tayo damay-damay. Ha? Ay, dun sa kay Hong Kong at Israel, ang alam ko, pag cross-country, mas madali mag-apply. Pero, syempre, kailangan nyo ng agency. Actually, hindi ko alam, wala akong ibigay na agency dito sa countries na to. But, alam ko marami ma-applyan, but I will going to check kung meron lang naman, guys, ha? Hindi ko masasabi, hindi ko masusure na matutulungan ko kayo kasi nga medyo maraming problema na about agency and agent dito. Oo nga pala. Kaya hindi ko maibigay ang pangalan ng agency dito kasi syempre, they have legal rights din. Ayoko nang madimanda, di ba? Sinabi ko nung my last video, hindi po ako agent, hindi po ako. Wala po akong agency dito sa Malta or sa Pilipinas. Wala po akong kumpanya dito or sa Pilipinas. So yun sa disclaimer lang ha. I am not. I am just here to answer all of your questions na kaya kong sagutin. Ralphie Puasan, paano magkano para sa visit visa dyan? Sa visit visa, hindi ko alam. Kung maraming travel agency, tour agency sa Pilipinas, I think they can help you about that. Pero kung sa ticket, siguro matutulungan kita. Depende sa airlines. Merong Emirates, siguro 60K pataas. Bali ka na yun. Siguro sa ibang airlines, mas mura. Mas mura siya. So, yun. Kay Ethan Montenegro, kabayan, strict po ba ang government dyan? OFW ako dito sa Saudi. Balak ko pumunta dyan, tourist visa. The same time, bala ko mag-apply dyan direct. Nag-accept po ba ang company dyan? And kay Cyril Francisco, pwede po ba mag-tourist visa sa Malta? Then, tsaka po maghahanap ng work. Okay. So, ang answer po is no.
ang country po ay hindi strict sa trabaho. Napakadaming trabaho dito. Basta legal lang papel mo. Tawa, pupunta ka ng tourist visa, wag na. Kasi hindi sobrang strict na ng Evans Building ngayon. Noon ha, natanggap sila tourist visa. Noon to ha, probably 4 years ago or 3 years ago. Kasi noon napapakausapan mo, pwede kang mag-extend ng stay hanggang hindi ka pa nakakahanap ng trabaho. Pero noon yun, ngayon, napakarami ng Pilipino dito, napakarami ng nangyari. Sabi ko nga, marami ng problema ang na-encounter nila, so natuto sila. So, yun, naging strict sila about tourist visa. Kasi sayang, pati pera, yung effort, sayang everything. Ganon, pauuwiin ka din ng immigration pagkatapos ng visa mo. And then, hindi ka naman pwede mag-TNT dito kasi nga, sobrang liit lang nitong island na to, guys. Dito, lahat ng tao may ID. Mapa-Maltese, mapa-foreigner na nagtatrabaho dito. They have all IDs. May ID card number sila, may ID card sila as a resident ID and visa mo na din. There is no way na ano, na mag-TNT ka kasi mahuhuli ka at mahuhuli eh. Kasi let's say na lang, may binili ka sa, let's say, cellphone or appliances. Some of them, they're asking for ID cards. And if you don't have ID card, and if you don't have the ID number, then anong bibigay mo, diba? So, medyo risky din. Siguro, worst scenario, kung mag-tourist visa ka, papauwi ka ng Pilipinas, ang worst nun is, they can block you as well. Kung magpipilit ka, diba? They can block you or they can detain you sa kulungan. Either yun ah. Or mapapauwi ka ng Pilipinas or mablock ka ng country. And the worst is mablock ka dito sa Europe. Kasi ang country po na ito ay sakop ng European Union. Kaya be careful, okay? Kay Gilda Nicomedes, magkano po yung matitirang sweldo pag nakinaltas lahat-lahat? Magkano po ang equivalent niyan sa peso? Hi guys, I'm going to update 24... tanong niya. Okay, Linda Rabis, sis yung salary, sis as cleaner or nanny, magkano? Oo nga, sahod ng cleaner or housemaid. Otle de la Torre, opo, sahod po ng cleaners, may apply din po ako. Salamat. Q Princess G, ask ko lang po kung magkano sa tingin nyo ang rate ng cleaner, waiter, or factory worker per month. Same lang po ba ng carer, ng caregiver? Nag-apply po kasi ako, gusto ko lang magkaroon ng idea kung di naman masunod ang nasa kontrata na 50k in peso, at least may idea na po kasi na po kesa sa expected na salaring sinabi na sa amin. Thank you so much po. So, yung pinagsama-sama ko na yun, hello sa inyo lahat. So, okay. Yung sahod ng nanny, housemaid, nanny, and caregiver, so, yun po ay kasama sa category ng 24 hours. So, yung kung makakaintay kayo, yung updated na salary ng 24 hours caregiver, I will going to update yun soon, hopefully. So, dun ko na lang explain ng ayos. And then, so, yung cleaners, waiters, factory workers, bali ang trabaho po nila kung sa company ka. So, per hour po ang sahod nila. So, 40 hours per week, yun yung minimum na hours na ipapasok mo per week. Then, kung naka-exceed ka sa 40 hours, let's say naka-42 ka, yung 2 hours na yun ay overtime mo na. Overtime, alam ko, 1.5 times 1.5 yun. So, kung times mo yun sa 1.5, siguro 7 to 8 euro yung overtime mo per hour. Yung sinasabi niyang kay
Princess G, yung 50k na sabi sa'yo na sweldo, yes, that's right. So, kung masipag ka, marami kang overtime, meron ka pang sideline, mga ganun. So, mas malaki pa dun yung sweldo mo. Itong minimum na to, yung 50k, syempre may mga gastos ka, okay? Hindi to gross, okay? Kung sa company ka, hindi to gross lang. Kasi may mga, pero babayad ka ng bahay and everything. Pero doon sa 24 hours, yung sweldo na sinabi ko sa inyo, minimum wage na yun, gross nyo na yun, kasi nga, wala naman kayong binabayarang iba. So, ayun. So, guys, sana nasagot ko lahat ng questions nyo. And, sorry talaga kung hindi ako naging active. Sorry. I really apologize. I want to thank you nga pala, guys, sa support. Thank you. I really, really appreciate it, guys. Sobra. So, yun, guys. So, see you in my next video. And,